Hello, welcome to my YouTube channel again. So, for today's video, ay magsasolve tayo ng conversion of units. Pero this time, yung conversion of units natin naka-integrate sa problem solving. So, in this type of conversion units na pagsasolve, ay i-apply nyo dito yung knowledge nyo about sa iba't ibang equation depende sa tinatanong sa problem. So, para naman sa mga problem solving tips. So yung pagkaganto mga problem solving yung ating i-deal. So yung number one tip ko lang sa inyo is look for the numbers dun sa problem. So lagyan nyo agad guhit yung mga number. Nakita nyo yung mga number na meron dun sa problem. Then next is you're going to encircle kung ano ba yung mga nire-represent ng mga number na nakikita nyo sa problem. For example, dito sa number sa ating problem, 12.1 inches. Okay, nire-represent niya ito, length. Tapos 5.50 inches, nire-represent niya width. Tapos 12.01 inches, nire-represent niya thickness. Then, yung mga nakikita nyo yung number na yan, isulat nyo agad, that's a given, doon sa problem. Given. So, lagi yung sisimulan pag problem solving ay isulat lahat ng meron kung ano ba yung binigay ni problem. Kasi yung mga binigay ni problem na yan, yan din yung makakatulong sa inyo para ma-solve yung problem. Okay? So, una, represent natin yung length as L. Letters na lang lagay na. As width as W. And thickness, siguro ano na lang yung thickness, yun yung gawin nating height. Kasi yung thickness naman at height isa lang. So, next is, yung mga number na nakalagay dyan? Sama nyo yung unit kasi we're dealing with measurement. Lagi may unit yan. So, 12.1 inch for the length. Tapos, 5.50 for the width. And 2.01 for the height. So, yan yung binigay na problem. Next, after nyo masulat yung mga given na mga number, kung ano yung nire-represent nila, yung mga ano niya, ay, ang sunod nyo naman is you're looking for a solution. Now, paano nyo malalaman yung, kung paano nyo gagawin yung solution? Titingnan nyo yung problem. So, ang problem, lagi yan nagbibigay ng tanong. Ayan, problem eh. So, tingnan nyo yung tinatanong sa problem. Then, from that question, mag-design kayo ng equation in order to solve the problem. For example, ito ang tinatanong, what is the volume of the book in centimeter? So, yan. Diyan pala, magkaka-idea na kayo. Ano ba yung equation na i-apply ko dito sa problem na to para ma-solve? Volume yung tinatanong. So, let's do the solution. After ng given, solution naman. Una sa solution, naalamin nyo, ano ba yung equation para masolve itong problem? Ang tinatanong, volume. So, what is the formula for volume? So, ang volume naman, tinuturo na yan that before nyo dito sa grade level na to, maturo na sa inyo ang volume. Pero kung hindi pa, pwede nyo namang ilook ali yung formula ng volume. So, what is the formula for volume? V is equals to length times width times height. So, another tip, paano nyo malalaman na ang isang data ay volume siya is yung mga units. Mapapansin nyo sa mga units na mga volume ay may cube. For example, ito, mga example ng unit na volume. Centimeter cube. Meron ding cubic meter. Meron ding inch cube. Meron din feet cube. So, basta may cube siya or raised to 3, volume yun. Kasi nga, minultiply natin ang length times width times height. Kaya nagkameron siya ng cube. So, dito nakikita natin, 3 inch siya. I-multiply yung length times width times height, magiging cubic inch ito. So, ayan, unit ng volume. So, now, ito yung equation na gagamitin. Yung kasi tinatanong, volume. Titingnan yung question para masolve nyo siya. So, let's plug in the data which is given for us to solve the problem. Itong length, width, at height. So,
write nyo lang yung formula ng volume. So hindi ko na i-rewrite yung formula ng volume, nakasulat na dito. I-plug in na natin kung ano ba yung mga dapat ilagay dito sa formula ng volume. So for the length, 12.1 inch, tapos multiplied. For the width, 5.50 inch, tapos for the height is 2.01 inch. Multiply nyo lang yan kasi yun yung sinasabi ng equation. So 12.1 times 5.50 times 2.01 will equal to 133.7655. Okay, 133.7655. So napapansin nyo dito sa ating formula ng ano, dito sa kinumpit sa taas, ano, tatlong inch. And may raised to 1 yan. Pag nagmumultiply tayo ng mga naka-exponent na raised to 1, nagpa-plus tayo. So, ibig sabihin, itong tatlong inch na ito, pag pinagsama-sama nyo, inch cube. Ayan, kaya siya naging inch cube kasi pinagsama-sama nyo yung raised to 1 nila. Naging cube. Okay. So, the answer is 133.7655. So, hindi pa yan yung sagot. Kasi, when we analyze a problem, ang sabi, in centimeter. Kasi conversion of units to. So, nakuha mo in cubic inch. Paano naman i-convert siya in centimeter, yung volume na to. So, ito na ang gagamitin natin. I-convert lang natin to sa cubic centimeter. Now, dito sa printing ko na conversion factor table, look kayo dito kung ano yung pwede natin gamitin para ma-convert yung inch to centimeter. So, as you can notice, itong unang conversion factor na to, pwede na natin ma-convert yung inch to centimeter. Yung sabihin dito, 1 inch is equal to 2.54 centimeter. So, lagay mo lang yung ating na-solve in inch. Ano? So, yung 133.7655 cubic inch. Multiply mo dun sa conversion factor. Ito. So, pagka conversion of units, kung ano yung nakikita nyong unit dito sa given, yun agad ang matik nyong ilalagay sa baba. Then sa taas yung hinahanap nyong unit, which is centimeter. Okay? So, now, kopyahin nyo lang yung ano, conversion factor. 1 inch is equal to 2.54. Sorry. 2.54 centimeter. Yan. Now, anong napansin natin sa unit? Itong ating given, naka-cubic inch. Itong conversion factor, hindi. Ano? So, paano natin gagawing cubic inch din itong dito para makancel? Kasi hindi nyo pwedeng cancelin kapag ito'y cubic, ito hindi. So, ang gagawin nyo dyan is i-cube nyo itong conversion factor natin para yung mga unit nila naka-cube na din. Then, makakancel nyo na. So, ito, pag pinarintis mo at naka-cube, lahat ng nasa loob na ito, i-cube nyo. Ha? Yan, lahat yan, i-cube nyo. So, kopyahin lang natin sa baba. 133.7655 cubic inch. Yan. Tapos, yung conversion factor natin, naka-cube na. Ano? Naka-cube na siya. I-cube nyo lahat. So, 2.54 cube. 2.54. Ibig sabihin ng cube kasi, minultiply nyo siya ng tatlong beses sa kanyang sarili. Ano? So, 2.54 cube is equal to 16.39. Tapos itong centimeter cube na yan. Kasi lahat ng nasa loob nitong parenthesis, i-cube nyo. Then sa baba, yung 1 cube. Tapos yung inch cube. Now, ano napapansin nyo ngayon sa unit nung kinub na natin lahat? Parehas na ba yung cubic inch dito? So, parehas na. So, ngayon, pwede na kayo mag-perform ng calculation. Ano? Ang tinatanong kasi sa problem, volume. Volume in centimeter. That's why, dapat yung centimeter mo naka-cube. Sabi ko nga sa inyo, ang mga indication na ang isang unit ay volume kapag may cube siya sa taas. So, cubic centimeter na yan. So, tama na tayo dyan. Ano? So, then, you proceed to multiplication. Itong nasa baba,
pwede nyo na itong i-disregard kasi ang 1 cube ay 1 din lamang kahit hindi na siya isulat. So magpo-focus na kayo sa pag-multiply nitong numerator. Kasi wala namang ibang value sa baba kundi 1. Ano? So multiplying lang ng 133.7655 133.7655 times 16.39. So ang lumabas na sagot sa aking calculator is 21,292.42 cubic centimeter. Now, analyze mo ulit ang problem. Baka kasi ito na agad ang isulat mong sagot. Basahin mo ulit. Ano sinabi sa problem? Express your final answer in scientific notation. Okay. Ito na ba yung sagot? Hindi. Kasi ito decimal form pa. Iko-convert mo pa yan into scientific notation. Now, how can we convert this to scientific notation? Siyempre, imu-move nyo lang yung point to the left or to the right kung saan ang maging coefficient nyo is between a number between 1 and 10. So, saan tayo mag-move ng decimal point para siya ay maging between 1 and 10 yung ating coefficient ng ating scientific notation? Papuntang left or papuntang right? Sige. Papuntang left tayo. So, ilang move para maging maging between 1 and 10? So, 1, 2, 3. So, kasi yung 2.1 or 2.19 ay between 1 and 10 siya. So, sulat mo lang yung coefficient dito. 2 point. So, 2 decimal places na lang yung kopyahin nyo. Yung 1 at 9 hanggang dyan na lang. 2.19. So, bilangin mo ngayon kung ilan move ka. 1, 2, 3. 3 moves. So, yun ang gagawin mong exponent ng iyong base. So, 10 raised to 3. Cubic centimeter, and that will be the final answer for this problem. Okay, I hope it will be helpful to you kapag nagdi-deal ka sa mga gantong klase ng topic sa inyong lesson. That's all and God bless.